yan. Ito yung mga lumang unit nila dito. Mga monitoring na doon pa sa building na yon. Putol-putol yung wire na nahirapan yung dating nagkabit dito sa nakasatingin namin yung elbow, hindi po short elbow. So ang ginawa po nung dating nagkabit, bawat elbow putol yung kable, tapos pinagduduktong lang nila para maisara nila to. Ganyan ang katitay, diretso yan doon papunta doon sa mga camera sa playa. Ngayon shout out mga guests po yan from Quezon City. Yan, bukas pa po sila mag-check out. Day 2 ng aming project dito sa Blue Wave Beach Resort sa Baloy. Sarap ng hangin kahit medyo mainit. Sa tuloy-tuloy pa rin yung kartada ng ating tropa rito. Tuloy-tuloy lang yung tropa rito. Yung iba na pangalabas pa. Gawa na lang may pandadaan dito. So yun yung dati pinagdaan. Patumbo na sa Rubonado. Banda ron. Daanan ng ating ano, nakabukas pa, gawa ng nagkaganyan kanina, nagdagdag pa sila, may dumaan pa. Ito yung doon, isinara na. Masalo ko yun na silang... Ito yung baon natin na pipe at natapunan na yan. Tayo sa ano? Punta tayo dun sa area. Dun tayo sa monitoring. Pasisilip ko sa inyo yung monitoring. Tayo sa monitoring area. So naka-set up na yung centralized power supply na 18 slot, 30 amperes po yan mga ka-teammates, 30 amperes po naka-lock. Tapos yung ating DVR recorder na 5 MP, 16 channel yung do it, dito kasi papasok lahat yan, kanyang-kanyang TV lang yan. So yan dun sa case may lahat manggagaling yung ating kable pababa rito. Pagka natapos nang ipasok lahat ng kable niyan, tatakpan na natin yan. Yung dating nakakabit dito, hindi ko maintindihan kung ano yung klase kasi nakalundo lahat yung unit. Tapos, yan, ayusin natin yan. Meron pang dadaan dyan na tatlong IP. Kasi bali 19 cameras yung pagaganayan natin dito. May 16 na analog and tatlong IP camera. So, yan. So yun yung ating counting update dito sa monitoring habang inaayos pa nila yung matublog yung kable. Nagkakabit na sila dito malapit sa signage. Balik tayo dun sa office para kuha tayo ng cable. Medyo kinapush yung dalawang box na cable dito sa haba ng latagan. So dalawang box lang kasi nakakot dito. So kukulangin pa siguro ng mga isang box. Kuha tayo ng isang box sa office. Yan. Update tayo dito sa ating project. Ayan o. Natakpan na yung hinukay natin. So nakabaon na yung tubo natin dyan. Gaya nito may camera tayo rito.
Ayan yung ating piping. Dito yan lumabas galing sa ilalim ng plumbing. Natubo yan dito para safetyness. Pasok sa kisame. Bumas dito. Support. Dito dumaan sa kisame. Ayan, bumas din yan. So yung ibang camera natin, kagaya yun nandun. Okay na, nakapenetrate na isang camera. Dalawa, tatlo, apat. Ayan. Ito may camera na rin ito. Pakita ko muna sa inyo dito sa may sa playa o tabing dagat. Ayan. Yan po yung ating medium type na full color. Day and night color dyan. Yan, nakatutokin dito po dito sa may pinaka labasan ng mga customer na naliligo ng dagat. At the same time, nakatutok din tayo dun sa kabila. Nakatutokin dun sa ating lifeguard. Tapos mayroon tayo isang camera dun sa katabi niya. Nakatutok naman niya dito sa ating mga guests na naliligo ng dagat. So yan, full color yung mga camera na yan. Nakabatak junction box. Same time, nakabound din yan. So, hindi pa natin tinatakpan yun dito kasi isinil na natin yan. Hindi pa natin tinatakpan ito ng buwangin kasi meron na siyang sealant at saka Neltex. Ayan, dito yan. Kapanig doon. Ang isang kapanig natin. Ang kaman yan din sa ating mga guests. So, ayan. Ayan ang ating kauting update. Nakabunan na rin yung ating tumor dito. Nakabound na yan. Ginis na. Kabaon na. Yung mga duktongan na lang ang hindi pa natin tinatakpan na yung katulad yun. Okay. Set na tayo dito sa update natin. Yan, naka-open pa yung T-type natin tsaka to. Kasi kakalagay na natin ng Neltex tsaka silang para to matuyo para natin takpan ng buhangin. Kasi pag tinakpan natin ng buhangin kagad yan, didikit din yung buhangin dito sa ano, dudulo. So ayan yung down, sa down spot. Sa bahay po, tawag dyan down spot eh. Tubig po yung bumabaksak. Pero dyan po, home run. Dyan po duman yung home run natin. Nandiyan yung mga cables natin. Papunta ng ilalim ng lupa. Punta ng T-type. Yung T-type na yan, papunta yan dun sa tinitermin ni Ti Papa Bear. Tsaka yung camera dun. Yung dumiretso, galing dun po yan sa mga camera dun sa playa. Kasi dumiretso pa yun dun sa pinaka-corner. Tapos sa kumanan, patungo dun sa may dulo. Yun po yung home run ng layout ng ating pinagdadang kable. At the same time, gagawin natin si Ma'am ng layout kasi papagawa siya ng layout. Tutulungan natin yung kanilang maintenance dito. Although nakita naman na ng verbal. Nakita naman na ng personal ni maintenance kung nasan dumaan yung ating mga home run. Alam na nila kung saan dumaan. So hindi kagaya dati. Yan yung mga pinagbakwasan namin ng tubo nung araw. At yung luman nila nakakabit. Spider kung tawagin. Isa lang yung ang daming tumusok sa baba tapos kumalat na. So isa-isa yung ito, isa-isa lang ang dinaanan. Isa lang ang may bawat isang tubo niyan is may coupler. Sa coupler na yon, yun lang ang tatanggalin mong coupler para ma-maintenance mo yung mga kable kung kinakailangan maintenance. So napakadali lang. Yun yung dumaan doon. Yan, dito dumaan yung pupunta na rin dito. Kita natin yung dalawang tinitermine dito ni Papa Bear na camera. So yan yung camera natin dito, isa full color, medium type, vid audio, kahit gabi, isa colored. Ayan o. Camera natin. Uy, sagad dyan ka no, 2-5. Hala, sagad ka no, 2-5. Naka, ano rin yan, ha? Naka waterproof junction box. Para sitting safety. Yan, yun yung dumaan dito. Yan, nakabaon din po yan. Yung isa, tinetermanate pa ni Papa Bear dito. Yung camera. Natututukan naman yan itong parking area. May ka-vice versa yan. Meron po tayong camera dun. Hindi pa na-determinate. Tapos may camera din tayo dun sa may taas ng signage. Para dun sa mga entrance o pumupunta dun sa kabilang building. May mga camera din tayo dun sa kabilang building. Bari 19 cameras lahat po ito in total niya. 19 cameras yan. Ito natin yung full color na isa. Tapos dun sa playa meron na rin. Hindi na lang matatapos na natin yung project dito. Dito na kami dito ngayon, dito. So yung dating luma nila, dyan dumaan sa may pader. Dyan, naka-showy lang. So nasa harapan pa ng parking ng information nila. So medyo hindi ko gusto yung dito. Kaya yung ginawa ko, doon tayo sa likod ng padaan. Para nakatago, nakapipe man, nakatago. Ligagay dito, nagbaksakan na nga yung tubong nilagay nila nung araw.
sa una maganda tingnan yan, pero kapag wala akong maintenance, bumaksak, hindi na siya maganda tingnan kasi lundo-lundo na kahit na nakapipe yan. Tapos yung power supply o yung centralized power supply, yan lang nilagay sa labas, oh. Kaya madalas nagkakaproblema yung CCTV nila. Dahil nga yung na-detect natin yung dumaan dito dati na ayun, kasi ito yan, yung papanikan dun sa kisam, eh. May camera dyan, eh. Nakatupo yan dito pagdating dito, putol-putol na siya dahil hindi nila mapasok dun sa elbow, kaya pinutol sa bedroom lang. Ang tawagin is dangerous technique, kaya madalas may problema yung unit. So yan, yung pinutol na may pasok sa elbow, ginagawa na pinutol nila doon, pinutol nila rito, tsaka saan sila nagpasok, tapos pinagbutol na lang nila. So hindi na humaganda ang data transmission, no? Hindi na advisable. Yan, yung nilatag natin, puro monitoring sa kabilang building, papunta ng ito, ng Dabindagat, lahat po yan straight line. Straight line po yan, straight through. Dire-diretso po papunta ng camera, kaya wala po tayong putol dyan. Maganda kakalabas ng visual nyan. Yun, time check, alas 6 na ng hapon, overtime tayo rito. Nakabit na natin yung dalawang camera dito. Yan, dalawa. As meron pa rin ditong isa, tatlo, isang doon sa pwesto ni paring Russell, apat. At mayroon din banda rito, hindi ma, baba. So let tayo sa monitoring area para update kayo kung ano na yung ano natin. Di, siguro nasa 90% na yung ating project dito. Unti na lang is okay na. Yan. So yung ibang camera, yun ando dun sa beach resort. Dun sa may mga guest palagi sa beach resort, or tabing at tabing dagat, playa kung tawagin sa amin. Ayan na yung mga na-intact natin. So 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siyam. So 10 na lang yung ating install. The rest yung ngayon nasa baba, yung kanilang pinakita ko, ano na yun, ongoing. I-intact na lang yung dito sa ating system. Ayan, siyam na yung nakakabit, 10 pa. 2, 4, 6, 7 na lang. Yung iba naka ano na rin, nakasuksok na lang. 7 na lang yung 10, tama, kasi 7 yung analog. Tapos meron tayong isasalpak na tatlong IP, kaya 10. So ayan, ayan yung update natin ngayon, day 2 ng ating CCTV project dito sa beach resort. Ayan, ganda. Hapon na, alas 6 na mga teammates. Ayan, dito na yung ginagawa nila ngayon. Yan, yung meron dalawa kanina, tatlo. Sa apat na dito si paring Russell, tapos yung lima sa loob kay Papa Bear. So yun yung update natin for today. At 90% na tayo rito. Bukas tapos na po to. Day 3, finishing na lahat na to. Clear out na. Pwede na natin to i-turn over sa may-ari. Welcome back to our YouTube channel. Day 3 ng aming CCTV project dito sa beach resort sa Baloy Long Beach. Yan, kakabit na namin yung tatlong IP na exhibition. So, ayan. Ayan, ito yung PO switch, economical PO switch na 8P. Ayan, kasi ito yung IP. May kakabit natin yung full color ni Dawa na IP 2MP. Ayan, tatlo yan. So yan, day 3 na tayo. Okay na yung kasado natin ng mga ano rito, camera. Ayan, nakakasan na. Ayan yung pisa. Tsaka yung mga camera dun sa may tabing dagat, okay na lahat. Yung plumbing, yan, malinis na. Wala na masyadong nakalitaw na ano. So ayan, akit tayo dun sa taas sa monitoring. Pakita ko sa inyo yung outcome. Kaunting recap tayo ulit mga ka-teammates. Yung info, yan yung plumbing na binuno natin ng gandon, malinis na, hindi na nakikita yung tubo natin. Yan yung bakit yung ating wire dyan papunta rito sa camera na yan. Okay na yan, goods na yan, gumagana. Papunta rito yung isa, goods na rin to, gumagana. Yan, mga full color yan na 2MP ni Dawa. Yan yung ating kinabit. At
yung plumbing dito, yan yung binaon natin doon na umakit na yun sa tubo na yun, pumasok sa kisame. Ay, ito yung tubo na yan, itong camera na yan, goods na rin yan, gumagana lahat. All, lahat ng camera dito is all workings na yan. Yung camera dito natin sa pinaka gilid, yan. Yan, yan, okay na rin yan, goods na yan, lahat yung all workings. Tapos yung camera natin dito na nakatutok sa area na to, tapos yung isa sa likod, yung isa dyan sa likod nakatutok doon sa mga naliligo sa dagat, yung isa nakatutok naman dito sa nangyayari dito sa kaganapan dito sa kanilang area. All workings na yan, mga ka-teammates. Tapos dito siyam na camera yung nakadeploy dito sa kanilang beachside. Siyam na camera, siyam na camera po lahat yan, total yan. Tapos the rest nando dun sa hotel rooms nila. Ayan, ito yung dating pinagkabitan dito na hindi namin malaman kung bakit dito nilagay yung power box. Wala na, tinanggalan natin yan. Tapos dati dyan din sila dumaan ng kable. Ngayon hindi na, dun na tayo sa likodan ng building dumaan para malinis at walang nakikitang kable. Ayan yung isang camera, oh, sa signboard. Ayan, may camera tayo doon dalawa sa kanilang hotel rooms. May isang camera tayo doon sa dulo na yon sa hotel rooms. Dito sa entrada meron din tayo. Sa baba doon meron din. Ayan, dito sa hotel rooms sa mga entrance, ayan, meron na rin tayong camera dyan. Meron na rin tayong camera banda ron. Akit tayo sa third floor, dito sa kanilang monitoring area. Ayan, yung location ng IP. Ayan, naka-ready na yung ating UTP cable. Ayan, naka-ready na yung UTP cable para sa ating IP camera. At the same time, naglatag tayong coaxial. Double wiring po ito. Ito, gagamitin muna natin itong coaxial para sa power. At the same time, if ever na gusto magpalit ng analog, pwede, kasi meron din tayong abang na coaxial dito. Same din po dun sa kabilang corner na yon. At same din sa corner na to. Ayan, kung saan lumabas yung ating mga kable. So yun, yun po yung ating mga location ng camera. Ano, bossing? Good morning. Ah, tanghali din pala. Ayan, piniprepare na ng ating team yung IP camera para maikasa na. Hinuli po namin ang installation niya para hindi po kami maguluhan. Kasi yung ibang mga nakakabit natin na full color, ayan, isa puro full color na analog type yan na 2MP. Ito full color. Triangle. Yan, big shout out sa Monday. Nandiyan kami sa Liwa-Liwa, sa San Felipe, San Valles yan. Resort din po yung aming project dyan. Tapos shoutout din kay paring Reggie dyan, kay Rex Vlog Builder siya. Maraming salamat sa tiwala sa buong team. Sa Thursday, next week, yung project niya sa San Simon, Pampanga, yun naman yung ating kakapitan sa CCTV cameras din yan with the audio. Yan, shoutout din yan. Maraming salamat kina Sir and Ma'am, yung may-ari ng bahay. Yan, nandiyan kami sa San Simon, sa Webes. Makita kita tayo dyan, mga teammates. At muli, maraming salamat paring Reggie, Ma'am LM, sa patuloy na pag-i-indoor sa Timor CCTV Trading. God bless po, at lagi po kayong mag-iingat. Yan, ito na po yung outcome ng ating 16 camera. Ayan o, 16. So, yung tatlong 17, 18, 19, kakabitan natin yan yung IP. IP camera. Ayan yung ating pang-19. So, ayan yung outcome. Mamaya, papakita ko ng buo yung buong 19 set. Analog, tapos yung tatlo, IP. Exhibition po yan, hybrid kung tawagin. Yung 16, analog, yung tatlo, isa IP. Yung DVR recorder, mga ka-teammates, konting trivia tayo, konting update or info. Yung DVR recorder po is analog. Ano po yan? Via BNC connector. Yung Bionet Neil Conselman. Yung BNC connector. 16 slot lang po yan. 16 lang po yung slot. Ngayon, kaya po naging 24 slot yan. Kasi po, naka-hybrid po yung kanyang XBR recorder. Naka-hybrid siya. So, 2, 4, 6. Yung 8 po, is pwede kang magdagdag ng IP. So, sa makatuwid, kahit na 16 channel na analog lang po yung DVR recorder nyo,
pwede siyang maging 24. 16 is analog at yung 17 to 24 is IP ang inyong ilalagay. So, isa mga namang problema dyan na, limbawa, paano yan? 16 channel lang yung DVR recorder ko, 16 lang yung pwede kong maikabit na camera. Paano pag someday gusto ko magpadagdag pa kahit dalawa, tatlo, ganun. So, ganun din po yung senaryo. Pwede pa po, i-hybrid nyo yung DVR recorder sa mga marunong po nyo, sa mga professional, yan para sa mga beginner, yun po yung diskarte. I-hybrid nyo yung DVR recorder, yung 16 channel na analog, magiging 24 slot na po siya. 1 to 16 is analog, 17 to 24 is IP camera ang ilalagay nyo. So yun po, sana meron tayong kaunting natutunan, lalo na sa mga beginner, sa mga veterano, alam kong alam na nila yan, yung diskarte na yan. So yan, sa mga beginner, yun po yung diskarte kapag sumasakit yung ulo nyo dun sa slot. Yun lang, thank you. Dito tayo ngayon sa hotel rooms sa building nila Mami Chow. Ito yung kanilang beachfront. Ayun yung makikita sa camera dyan yung mga camera natin. Ayan. Ito road papunta dun sa labasan. Ito papasok. Ayan. Sa kabila, Treasure Island. Hindi siya raw sa mga tita Treasure Island. So ayun yung beachfront ng project natin. Almost 99% na tinatap na lang po yung kinikrim na lang yung Agio 45 para dun sa IP camera. Asa mabubina natin yung 19 camera nila ma'am. So yun yung floating bar. Yeah, floating bar po yan. Ganda ng dagat. Sarap maligo pero sobrang init. So yan po yung ating area. Yan yung kanila vicinity. Tsaka yung kabilang building na yan, kanila rin po yan. Ito po yung isa yan. So yan, tapos na po. Pahinga-pahinga na yung ating team. Para sa pantay, lulubog daw tayo magdiba terrasya itong ganaw. Ha? Kailangan pantay yun. Yan mga ka-teammates. Ina-angle na yung mga IP camera. Ina-angle na ni Deng. Tapos sa kabila naman sa si Paring Russell. Ina-angle na natin yung mga IP camera. Ito pa yung isang IP camera. So yan, yan yung hybrid natin, 16 na analog, tatlong IP camera. Ito natin yan nilagay sa walkway na to. Pumapanik dito, makikita, dito sa third floor. So yan, almost 100% na po tayo rito, tapos na yung ating installation. Pilipin natin yung monitoring area. Yan o. Kundi pa? Taas mo lang konti din, tapos pupunta sa kanan. Yeah. Tapos na ang ating project dito sa beach resort dito sa Baloylong Beach. Yan o. Unang row, beachfront. Second row, hotels, building. Yan. Tapos ito yung ating monitoring. Full conduit. Yan. Concealed. So, napakaganda.
wala pong lumitaw na kable galing sa ating mga CCTV. So ito yung monitoring niya. Yan. Balik natin, wala natin ng malaki. Yun oh. Yan yung tabing dagat, medyo nagre-reflect yung araw sa likodan ko. Tayo dito sa ating project. Yan, 1 to 16, unting recap tayo. Unang row, beachfront. Second row, hotels, room. Yung 1 to 16, yan hanggang dito, is analog. Yung tatlo na to, is IP camera. Kasi ulitin ko, kagaya ng sinabi ko kanina mga ka-teammates, yung DVR recorder is 16 channel na analog XBR lang. So, hinybrid natin yan. Kasi kulang yung 16 camera ni ma'am, gusto niya maging 19. Hinybrid natin siya. Pag hinybrid niya yan, magiging 24 slot or 24 channel. So yung 17 to 24 mo is pwede mong gawing IP. So yun yung isa sa mga makakalis ng gastos sa client kapag hinybrid mo yung DVR recorder. So ayan, yung 1 to 16 analog, 17, 18, 19 is IP hanggang 24. Kasi lang hanggang 19 lang naman yung inabil ni ma'am, kaya hanggang dito lang tayo. So yan yung project natin dito sa beach resort. Another job well done. Okay na po lahat. Full concealed. Yun mga ka-teammates, mataas ang sikat ng araw, nagre-reflect sa ating camera. Ano tayo dito, i-turn over na natin yung project natin dito kay ma'am. So, okay na, tapos na. So, magkita-kita tayo sa next vlog namin mga ka-teammates. Dito ko muna tapusin yung aming video for today. Next project namin is Liwalhiwa, San Felipe, Zambales. Tapos Thursday, nandiyan kami sa San Simon, Pampanga sa project ni Paring Reg. Yan, shoutout. Maraming salamat ulit, Paring Reg. Yan. Kita-kita tayo next vlog mga ka-teammates. God bless.